Yon, what's up ulit mga ka-tech vlog ko dyan. So, magandang araw sa inyo. At ngayon, may gagawin na naman tayo. Eto, gusto kong i-share sa mga gustong mag-negosyo ng ganito. Piso water dispenser. So, isi-share ko kung paano gawin. Ngayon, magsimula na tayo guys. So yan guys, ang mga kailangan nating materyales para gawin yung piso dispenser is itong water dispenser. Kailangan meron kayong water dispenser na gumagana yung malamig kasi yun yung importante. Okay. Ang napagawa pala nito guys is isang suki ko na. Pangatlo na niya itong pagawa sa akin pa convert ng ganito. So yan, ginagamit pa yung dalawa, matagal na yun. At okay sigurong negosyo kaya nagpagawa ulit siya. So yan, alam niyo na ang kailangan ko. So ito, nagpadala siya. So ang kailangan natin guys is, syempre, coin slot. So, power supply, 12 volts power supply. Okay. Timer, kailangan natin ng timer para ma-adjust yung gano'ng karaming tubig yung ilalabas niya. Yan, timer, ito ang importante. Pipihitin mo lang yung trimmer nito, may time siya kung gaano katagal gagana tong relay na to. Ang relay naman na ito, ang magpapagana dito sa water pump. Ito yung magtutulak sa tubig. So, kan pala siya guys, 12 volts to, na water pump na to. Ito, isang metal shield, pero wala pa siyang kandado dito. Siguro siya nang bibili. At, ang pares nito is plywood. So, i-cut nyo lang yung plywood na parang ganito. Parang ganito. Yan. Lima. Kaya nang bahala kung ano kalaking box ang ilalagay nyo. Basta ma-fit siyang para rito. So yan, ipo-form mo lang itong mga plywood na to. Ito dito. Parang ganito. Yan, fit na fit. Yan. Ito yung gagamitin mong box para sa coins nyo. So yun guys, bago muna tayo pumunta dun sa coin slot at saka dito sa box na ginawa natin. Basta ang gagamitin mo lang, itong fuse na to, yan. Tsaka itong cold switch. Yung hot water switch, wag mo na yung ikabit. Itong thermostat niya, gagamitin mo rin yan. Itong temperature control niya, yan. Pag sakto na yung lamig niya, automatic mamamatay yung compressor. So, may tatlong wire to. Yan, yung compressor galing sa baba. May tatlong wire yan. Ito, isang ground. Tsaka ito yung line niya. So, yan, gagamitin natin yung dalawa na yan. Dito yun nilang i-cut. Yan. Mamaya, ipapakita ko rin kung paano yan ibalik lahat. Yan, basta mag-clear up muna tayo kasi tatanggalin natin tong heater niya. Tatanggalin natin yan. May dalawang screw dyan sa taas. Tatanggalin yan. Pati na yung tubo na yon, papunta dito sa gripo. Tatanggalin mo ngayon yung gripo. Yan, ikutin lang naman to. Yan. Yan, tanggal na. Tatanggalin mo ngayon yung heater niya. Tanggalin muna natin. Okay. Yan guys, natanggal ko na. Yan, ito siya. Wala na yung bolt. So, ito pala sa ilaw guys, gagamitin mo yung ilaw para sa hold. Ang hot, hindi na gagamitin. So, putulin natin yung hot. Ang hot is nasa ibabaw. Ito. Yung gitna, yan yung common nila. Ito naman yung cold, yung pula. So, wala na tong. Tanggalin mo na yung hot. Yan, tanggal na. Tanggalin nyo lang lahat ng kumakapit dito sa heater niya. Yan. Putol na. Ala, yan. Wala na. Tanggal na. Huwag mo itong tanggalin guys kasi gagamitin niya yan. Kasi idudugtong natin to dito. Yan. Para pag maglinis sila, didiretso na yung tubig dito sa drain. Hindi niya kailangan nito. Tanggal na tong hose dito kasi lalim. So ang kumakapit na lang yan. So ayun yung matanggal kasi makapit pa siya dyan. So, kailangan tanggalin to. So, natatanggal naman tong ibabaw. Yan. Pero bago yan matanggal, tanggalin mo muna tong hose dito. Yan, tanggalin nyo na ng heater.
yun, tanggal na rin. Ito. Yan. Yun guys, tanggal na lahat. Bago tayo mag-wiring, kapit muna. Ito muna, dito muna tayo. Kailangan muna natin tong hatiin. Yan, gamit ang grinder. Yan, puputulin yan dyan. Kailangan may allowance ka para malagay po pa yung hose. Lagay mo tong water pump niya. Ito yung out niya. Yan, yung maliit na yan. Output. Dito yan, papasok. Yan. Dito naman yung in. So, ang in, kukuha ka dito. Dun. Lalagay ka rin ng hose papunta dito. In, tsaka out. So, ang out niya dito. So, yan. Gawin ko muna guys, ha. Yan, nakat na. Yan. So, lalagyan nyo na lang ng hose yan. Tsaka dito. At, ito yung output. Dyan. Ito yung inputs. Kakabitan ko muna. So, yun guys. Andiyan na ngayon lang tayo nakabalik. Hapon na. Kasi may nagpagawa. So, yan. Balikin tayo dito. Nakabit ko na siya. Yan. Lagyan mo lang ng hose papunta sa water pump. At ang yung output, ito na. Diretso na yan. Dyan. Yan. So, before nyo lagyan ng tubig para matesting, kailangan nyo ikabit tong drain. Yan, dinerecho ko na lang yung sa heat, diretso sa drain. Lagyan natin ng tubig. So, yan guys, kita nyo naman, hindi tumatagas, pero tumatagas yan guys. Pag kinabit ko na yung water pump, negative positive, yan, isasaksak ko yung pump. Uy, malakas pala. Yun, tumatagas siya. Kahit nakataas to, kasi may pressure. Papunta doon. Papunta rito. So, natatagas siya. So, ang gagawin nyo guys, pag ganyan, kahit nakataas pa to, tatagas pa rin. Ang gagawin nyo pag ganyan, so yan guys, eto, hindi na siya tumatagas. Yan o, may tubig na yan. Kasi, kailangan nyo ng ganito. May tea. Tea na ganyan. May nabibili naman ito sa mga sa may pet shop. Yung mga water pump na ginagamit nila sa isda. Yan. Malinis naman yan pag bagong bili nyo. Yan. Yan yung diskarte ko. Para hindi magkaroon ng pressure dito. Kinoconnect ko doon sa breather. Yan. Breather yan. Para yung air, diretso na lang para pag ganun na. Hindi na mapupondo ang tubig dito sa pressure. Lalabas dito. Yan lang ang diskarte ko. Ewan ko sa iba. Guys, by the way guys, malinis tong mga hose. Kailangan may linis ang mga hose na ipangkabit nyo. Ganyan to, malinis din yan. Kinuha ko yung mga hose dun sa water dispenser ko na stock. Yan. Yan, testingin natin. Kuha natin yung water pump. Yan o. So, patayin natin. Yan o, hindi na tumatagas. Tapos na tayo dito, punta na tayo sa faucet. Ang faucet niya guys, tanggalin mo lang yung nasa loob. Tinanggal ko na to. Yan. Ganito yan, nakaganito. Yan, nakaganito. At may spring dyan at dito. So, tatanggalin mo ngayon yan. Babaliktarin mo. Yan, babaliktad mo yung goma niya. Yan, baliktad na. Ibalik mo. Saka, sa uli mo ulit. Yan, banda rin natin yung water pump. Yun no. Kita niya ang tubig pag pinapatay ko. Mawawala yung pressure. Yun no. Wala. Okay. Yun guys, ikakabit mo yung coin slot dito. Kasi dito yung hot na tinanggal natin. Ito naman yung cold. Ito. So dito. Parang ganito lang ang gagawin mo. So yun. So lagyan muna natin ng dalawa lang muna kasi tatanggalin rin natin to. Dalawa lang muna para matansya natin doon. Yan kasi itong panya, coin slot, universal coin slot ito. Kailangan pa itong iset. So mamaya ipapakita ko kung paano to iset. Yan siya guys, kailangan nyong itansya. So, sa akin, kinating ko na lang itong dito kasi nababangga. So yan, kinating ko na. Yun. So ilalagay na natin yung box ito. Dyan. Lalagay na natin yan. Kailangan matansya mo siya. Yan yung coin slot natin. Yan. So,
dyan. Dyan yan, dyan siya. Yan. So, dito ako magbubutas para diretso yung piso natin sa loob. Dito, bubutasan. Gamit nilang ng lapis para matandaan mo kung saan ka magbubutas. Yan. So, dito naman, kailangan mo mag-grinder dito para mapasok to. Ito lang. Yan. So, kailangan mo din ng lapis para makansya rin. So, kakabit ko muna, guys. Yan, guys. Fit na fit siya, guys. Yan. Tapos na. At nabutasan ko na rin para diretso na yung coin dan. So, lagyan nyo na lang bolt. Permanent bolt dyan. Yan, apat. Diretso na yan. So, yan. Sa wirings na tayo, guys. Guys, wiring muna tayo before tayo doon sa wiring para sa water pump at saka doon sa timer. Dito muna. Wala na. Ipagaganahin muna natin yung compressor at saka yung switch, thermostat. So, yun. Hindi ko na to uulitin, guys. Yan. Kailangan nyo itong makuha. Hindi ko na to uulitin para diretso na lang tayo sa finished product. So, yun, guys. Ito yung 220 AC natin. At ito naman yung compressor. So, ground sa compressor. At itong blue, lagay mo na lang sa kabilang side ng 220 AC. Common. Ito yung magsisilbing common. At saka yung ilaw, indicator natin. Ito yung ilaw. Yan. So, ang common is blue. Magko-common ka rin yan. Yan, guys. Yan, may common na lahat. Tapos, ito naman. So, diretso yan sa fuse. Hanapin nyo lang yung fuse. Yan, kung may fuse man. Kung wala, diretso sa switch. Doon ta. Cool switch. Sa compressor switch. So, may fuse to. Diretso yan sa fuse. Ito. Yan. Tapos sa fuse, pupunta yan sa switch. Pupunta sa switch. Paglampas ng switch, dediretso sa thermostat. Yan. So, ang kabila, dediretso na yan sa compressor at dun sa ilaw indicator natin. Ito siya. Ito, ha, compressor at ito yung sa indicator light. Yan. Set na tayo. Good na yan. Pagsaksak niyo yan, yun yung switch, gagana na yung compressor, lalamig na yan. Yun, guys, ito, hindi ko muna ititape to. Itong dalawang ito kasi dito ko ikakabit yung itong power supply ng ating timer at water pump at coin slot dito na. So isasolder na lang dyan at ititape at ilalagay dito. So yun, tapos na tayo dito sa may compressor nya. Doon na tayo sa timer. Clarification lang, guys, yung kanina sinabi ko na dito ko ikakabit yung adapter sa main AC line nya. Kailangan palang dumaan to sa switch, guys. Ito, lalagay mo na lang sa itim, sa common, yung isa. Ang isa, yun sa dumaan na sa switch. Yan, yung yellow. Kunin mo yan, kakabit mo yan dito. So yan, guys, magsiset na tayo nito. Kasi ito ay isang universal coin slot. Alam mo naman ngayon na meron ng luma at bago na peso. So yan, ito ang purpose nito. Kinakain niya lahat ng coins dito sa Pilipinas. Ito, lumang peso, bagong peso, 5 pesos na luma, 5 pesos na bago, 10 pesos na luma, 10 pesos na bago. So, ang mag-focus lang tayo is dito. Dalawa lang ang coin na gagamitin natin. Bibilisan ko na lang to. Magpo-focus na lang tayo kasi masahaba pang video natin pag di-discuss natin to. Focus tayo sa peso lang muna tayo. Matatagalan tayo. So, ilalabas ko na lang sa screen. May mga number at letter to. Yan. Lalabas ko sa screen kung ano yan. Yun, guys, pag bagong bili to, wala pa tong na, kailangan mo pa yung iset. So, ito, iset mo yan sa normally open. Yan, normally open. Normally open, normally close. So, naka, normally open tayo. Tsaka dito, dapat naka fast yan. Recommended ko fast. So, dito naman, kailangan nating supplyan to ng 12 volts. Yan, ito yon. 12 volts at ano na lang tong coin.
ang coin is para dito na sa timer. So wag muna natin i-connect yan. Ang i-connect muna natin para mag-set is yung ground at saka 12 volts. So ito, kinonect ko na to sa adapter. So isasaksak natin. Yun, yan siya. So kita nyo naman, niluluwa niya lahat. Itong bagong 5, yan, luwa niya. Itong bagong piso, luwa niya. Kasi hindi pa yan na-set, guys. Yan. Yan, luwa. Lumang piso. Yan, luwa. Hindi pa yan na-set. So, ang pag-set nito, ilalabas ko sa screen kung ano. Diyan na lang sa gilid yan. So, dito guys, meron tayong add. Add minus. Add set. So, ang gagawin nyo, yan. Pindutin nyo tong sabay itong add minus. Yan. Pag lumabas yung A, ibig sabihin set. So, punta tayo sa set. Pindutin natin yung set. Yan, E, ibig sabihin number of coins. Number of coins is dalawa lang ang gagamitin natin kasi luma at bago lang. Pindutin natin tong add para sa E. Yan, dalawa. 2. Set natin. So, H naman. H is sample of set of coins. So, mas maganda sana dito, 20. Mga sample para mas accurate na accurate siya. Pero ang coins ko lang dito is itong luma. Luma is 9 pesos. Ito namang bago is 11 pesos lang. So, yan. Yan lang yung sample ko. May mga madudumi rin para makuha niya talaga. At may mga bago. Sa H is sample set of coins. Sample ko is, unahin natin tong luma. So, ito ang magiging luma ko. Yan. Luma is, magkano ba to? 9. 9 nga. Sabi ko nga, 9. So, i-add natin. Gawin natin 9. Yan, bibilisan ko na lang to, ha. Kasi, gets nyo lang yan, guys. Nakalagay naman dyan. Yan, 9. Kasi 9 lang yung available ko na coins. Set natin, kasi 9 na yan. Yan, P, ibig sabihin pulse or value of coins. Ang value of coins or pulse, magkanong pulse ang ibibigay natin dito sa coin. Para dito, siyempre, isa lang. So, add natin, 1. 1. Yan. Set. So, F, F1. Ay, ang 1 pala, guys, is represented as this. Yan. Yang luma. So, F1. Ang F is accuracy. Ang nare-recommend ko dito, guys, is 15 or 10. So, dito doon na lang ako sa 10. Yan. Set. Set ko. So, H. H2 is pumunta na siya sa pangalawa. So, H2 is, ang H is sample of set of coins. So, nasa bagong coins na tayo. Yan. Ang 11. Set natin. Set natin. So, P. Ang P is false. 1 lang din yan. Set. Tapos, F, accuracy. So, 10 nga. Then, set. Yun, magbiblink yan. Kasi dalawa lang coin ang ginamit natin. Nag-A siya. At, hintayin mo lang siya mag-zero. Yan, nag-zero na. Ang gagawin niya lang, patayin siya. Patayin. Yan. Tapos, mga 5 seconds, ibalik mo. Yan. Tapos, pindutin mo ulit yung set. Yan, naka-A siya. Set ulit. Set ulit. Yan. A1. Yan. Maglalagay ka na ano ba to? Luma to dito sa A1. So, luma muna ako. Nakaset ako ng 9. 9 sample coins. 2, 4, 6, 8, 9. So, 9. 1. 2. 9. So, yan. Naset na niya. So, doon naman sa A2. Yung bago naman. So, nakaset ako dito ng 11 kanina. Mas maganda sana itong 20 to. Kasi para mas accurate na accurate siya. Makuha niya lahat. 10. 11. So, yun. Tapos yan. Papatayin mo na lang.
At saka babalik mga 5 seconds. Yan, naset na yan. So yan o. Yan, kita nyo lang ang pulse. 1. So kahit anong coin. Luma ma yan. O bago. O bagong coin. Kuha niya. Yan. Pag hindi niya na-detect, katulad nitong 5, hindi mo sinet, iluluwa niya yan. Yan. Itong G's, iluluwa niya yan. Kasi bagong piso at lumang piso lang yung na-set natin. So yan, yun lang ipo-focus natin. Good na tayo ito guys. Yan siya. Punta na tayo sa timer. So itong timer na to is meron siyang mag-set. So dito, may supply siya dito 12 volts. Dito mo na lang idediretso yung 12 volts power supply natin. Yan. Idediretso na lang dyan 12 volts. Then pupunta na rin yan automatic. Itong sa coin slot, idediretso na yung color code na yan. Dito. Ito sa coin sa gitna. So, ito namang itim, negative. Itong pula, positive. At dito naman, sa kabila, dito na papasok yung water pump natin. Kasi, nakaset na ito ng 12 volts. Naka-drive dito sa relay. Diretso na yan. Yan, may common. Ang common niya is diretso sa positive. Yan. Ang ito naman, diretso sa negative. Kaya B2 negative, B1 negative. So, ikakabit ko muna lahat. Yan guys, ito na. Ito na yung connection. 12 volt, negative, coin. Positive 12 na nadumaan sa relay. Yan. At ito, negative, ground. So, ito, dediretso na lang to dun sa sinabi ko. Yung common dito, yung blue, at saka itong yellow na to, na dumaan sa switch. Sasaksak natin tong power supply niya. Yan. So, itatry natin. Guys, tingnan nyo lang to. Yan. Yun o. Oh. Yun o. Oh. Yun siya guys. Yan. So, walang tumutulo. Walang tumutulo. So, good na yan. Yan. Pag gusto nilang i-adjust kung gano'ng karami, ito lang yung pipihitin. Yun o. Oh, mas tumagal siya. Pag gusto mas taga-tagal pa, gustong punuin yung baso, gustong punuin yung 1 liter sa halagang peso. Yan. Pipihitin lang yan. Yun o. Oh, matagal siya. Yan. So, yan lang yung adjust niya. So, yan guys. Alam niyo na yung connection nito. At alam niyo na yung connection dito. So, yan guys. Magkita-kita na tayo sa finished product. Kasi, i-assemble ko muna ito kasi nahahaba na yung video natin. So, yan. Kita-kita na tayo sa finished product. Yun guys. Ito na siya. Yan. Tapos na. Saksak natin. Yan. Saksak na. I-power on natin. Yan. Itong switch. Yun, umandar na yung compressor. Tingnan natin yung indicator. Yun, gumana. Punta tayo dito. Yun, gumana na rin yung timer nya. Purpose pala guys, bakit dyan ko nilagay? Request yan yung nagpagawa. Kasi nga, para madali lang niyang i-access yung adjust. Ito. Kuha ka lang ng flat screw na maliit. Madali lang daw niyang i-adjust. So, yan. Hindi pa ito malamig. Ngayon pa lang ito sinaksak. So, yan. Testingin natin. So, yan guys. Testingin natin. Meron tayong lumang peso. Lumang peso at saka bagong peso. Yan. Yun. Mukhang hindi ito sakto ang pagkaka-adjust ko. Pero 1 liter to guys ha. Yan, 1 liter yan. Baka tama na to. Wala kasi ako nung anong depende na yan sa adjust nila. Tahan natin yung ito naman. Bagong peso. Yun. Yun. Sa lagang 2 pesos, meron ka ng ganito. Na tubig. Yan yung nalugi. Malamig naman yan at saka distilled water pa.
So try natin tong 1 liter na to, guys. Kung magkano, kung sakto na ba yung setup ko. Wala akong ibang mapagtetestingan eh. So yan, ito. 2 pesos na yan. So ito, 3 pesos. Yan. 4 pesos. Pesos, 5 pesos. Uy, parang mapupuno na yan pag 6 pesos ko pa. Parang lugi kami nito. Mali ang setup ko. Yan, 1 liter siya at 5 pesos, 1 liter. Parang lugi. So yan, sila na mahala mag setup niyan, guys. Malamig na ata to. Yun o, lamig na siya, guys. So yun, guys, dito ko natatapusin ang vlog na to. Sana nasundan nyo. So yun, guys, maraming salamat. So yun, guys, maraming salamat. At libre lang mag-comment sa baba. At i-like na rin nyo yung tong video. At free lang mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Yun, guys, maraming salamat.